Hi kids! Welcome back again to another episode of Learning. For today's video, pag-aaralan natin ang iba pang properties ng rhombus, rectangle, and square. And mostly, ito'y properties involving diagonals of these types of parallelogram. Sa previous video, pinag-aralan natin ang general properties of parallelograms at ito ay true sa lahat ng uri ng parallelogram. So, meron tayong limang properties sa parallelogram. Kung hindi nyo pa siya napapanood, please check on the link in the video description. So, let's start with rhombus. Number 1, diagonals bisect opposite angles. Pag sinabi nating bisect, hinati niya sa dalawang congruent parts. Pag sinabi nating opposite angle, sila yung magkatapat na angle. So, let's say we have rhombus RACE. So, we have opposite angles, angle C and angle R, angle E and angle A. So, let's say we have angle E is equal to 60 degrees. So, ito yung angle E. Now, ano yung measure ng angle ECA? So, angle ECA is 30 degrees since na-bisect niya yung angle E. So, this diagonal AE bisect angle CEA. Okay? Next, angle REA is also 30 degrees. So, ibig sabihin, itong angle na ito ay 30 degrees din, ganun din yung angle na ito. Okay? Now, by applying the property of parallelogram, wherein the consecutive angles are supplementary, therefore, angle C here is 120 degrees. And applying this property that the diagonals bisect each other, we have this angle, angle ECR is equal to 60 degrees. Also, angle ACR is equal to 60 degrees. So, ganun din ito, we have 60 degrees and the other one here is also 60 degrees. Okay, next, diagonals are perpendicular. So, the diagonals AE and CR are perpendicular. Pag sinabi natin perpendicular, it forms right angles. Usually, ginagamit ito kapag na-discuss na yung Pythagorean theorem. Okay, next, we have the area of rhombus is equal to 1/2 of the product of its diagonals. So, in this rhombus, we have the area is equal to 1/2 the length of AE times the length of CR. Okay? So, yun ang ating properties ng rhombus. Next, we have the property of rectangle. Isa lang naman yung naiiba sa kanya. We have diagonals are congruent. So, PR and QS here are congruent. When we say congruent, they have equal lengths. So, next one, we have the square. We just combine the properties of rhombus and rectangle. Kasi nga, ang square ay combination ng property ng rectangle and rhombus. Okay, so, by combining that, itong diagonals bisect opposite angles, diagonals are perpendicular and the area is equal to 1/2 d sub 1, d sub 2 applies to square. Also, the diagonals are congruent applies to square. Pero itong area na ito, yes, it is applicable sa square. Pero meron ding isa tayong formula wherein the area is equal to S square or the square of the side. In this square ABCD, since the diagonals bisect opposite angles and the angles of a square are all right angles, therefore, kapag binisect niya yan, lagi siyang 45-45. 45-45, 45-45, and 45-45. Also, its diagonals are perpendicular and we have the diagonals that are congruent wherein AC is equal to BD. So, itong mga properties na ito ang gagamitin natin para mag-solve ng problems involving these types of parallelograms. So, let's have the following examples. In the given figure, masasabi natin ang ABCD ay rhombus because of the markings. Sabihin niyan ay congruent ang lahat ng kanyang sides. Now, number 1, if angle D is equal to 76 degrees, find the following. So, lagyan muna natin ng question mark yung mga angles na kailangan nating hanapin. So, angle ABD, this angle. Next, angle DAC, okay, this angle. And also, angle DCA, we have this angle. So, ito yung mga angles na na-bisect ng diagonals. Ang given natin ay angle D, which is 76 degrees. Okay, so ito yung angle na yon, which is 76 degrees. Ngayon, ano yung measure ng kalahati niya? So, measure ng kalahati niya ay 38 degrees. So, 38 degrees. So, ibig sabihin, itong katapat niya na ito ay tigta 38 degrees. Okay? 38. Ngayon, ano ang measure ng angle A natin? So, i-apply natin dito yung property ng parallelogram wherein
the consecutive angles are supplementary. So, kung ito'y 76, anong measure ng angle A? So, ang measure ng angle A natin ay 104 degrees. Ngayon, hinati siya ng diagonal natin na AC. Therefore, ito ay 52. Ganun din ito. So, 52 rin itong angle na ito at saka yung kahati niya. Okay, so anong measure ng ating angle ABD? So, ang angle ABD natin, we have ABD is equal to 38 degrees. Angle DAC is equal to 52 degrees. And angle DCA is equal to 52 degrees. Okay? Next, number 2, if AO is equal to 12, ang AO natin ay 12. Okay, so ang DO natin ay 15. Ito yung 15. Find the area of ABCD. So alam naman natin ang area ng rhombus ay half the product of its diagonals. Since hindi naman buong diagonals ang given, kailangan natin kunin yung measure ng AC at saka BD. Okay? So kung itong AO ay 12, ibig sabihin ito rin ay 12. That is by applying the property of parallelogram wherein the diagonals of parallelogram bisect each other. So ito ring BO ay 15. So ibig sabihin ang AC natin is equal to 24, ang atin namang BD ay 30. So the area of ABCD is equal to 1/2 times the product of AC and BD, wherein ito yung kanalang lengths. 12 times 30 na lamang ang natira. So 12 times 30 is equal to 360. So the area of ABCD is 360 square units. Let's have the second example. In rhombus PQRS, if angle PSR is equal to x plus 15 degrees and angle PQS is equal to 2x minus 60 degrees, find the following: letter A, the value of x; letter B, angle PRS; and letter C, angle RSQ. Para mas maliwanagan tayo sa problem, i-drawing natin yung rhombus. So we have rhombus PQRS. So meron tayong P, Q, R, and then S with diagonals PR and SQ. So we have angle PSR. So ito ay x plus 15 degrees. Next, we have angle PQS. Yung na-bisect na angle, we have 2x minus 60. Ngayon, hahanapin muna natin ang value ng x. Kailangan tayong bumuo ng equation para ma-establish natin yung relationship nitong bisected angle na ito at saka itong angle PSR. Ang measure ng angle PSR, so angle PSR is equal to twice the measure of angle PQS. So bakit tayo nagkaroon ng ganitong equation? Kasi itong angle PSR ay buong angle, tapos itong PQS ay na-bisect ng diagonal QS. Okay, so kaya ito ay kapag dinoble natin ang measure nito, makukuha natin ang measure ng angle PSR. Okay, so pwede rin siyang kalahati ng angle PSR is equal to the measure of angle PQS. Katulad nito. So angle PSR, kalahati niya is equal to angle PQS. So kapag na-multiply natin both sides by 2, pupunta tayo sa equation na ito. Okay? So angle PSR is equal to x plus 15, i-substitute na natin, is equal to 2 times the measure of angle PQS, which is 2x minus 60. So 2x minus 60, then by distributive, so x plus 15 is equal to 4x minus 120, then x minus 4x, nilipat ko yung 4x, is equal to negative 120 minus 15, nilipat ko yung plus 15. So x minus 4x is equal to negative 3x, then negative 120 minus 15 is equal to negative 135, divide both sides by negative 3, so x is equal to 45. Okay, so meron tayong value ng x which is 45. Next, anong measure ng angle PSR? So, angle PSR ay ipapalit lang natin yung x dito. So, 45 plus 15, angle PSR is equal to x plus 15. So, meron tayong 45 plus 15 is equal to 60 degrees. So, ito yung measure ng angle PSR.
ano naman ang measure ng angle RSQ? So, angle RSQ ay kalahati ng angle PSR. So, ibig sabihin, angle RSQ is equal to 30 degrees. Okay, so ito yung RSQ ay equal sa 30 degrees. Let's have the next set of examples. Number 1, MNOP is a rectangle. If angle PMO is equal to 52 degrees, find the following. Letter A, angle MNP, and letter B, angle MXN. So, i-refresh lang natin yung property involving the diagonals of rectangle. So, the diagonals of a rectangle are congruent. Also, i-apply din natin ang property ng parallelogram wherein the diagonals of a parallelogram bisect each other. So, dahil na-bisect nila yung dalawa, we have MO and NP bisecting each other. So, therefore, magkapareho ng measurement ang PX at saka NX. So, dahil pareho sila ng measurement at ang diagonals ng rectangle ay congruent, so pareho rin sila ng measurement ng MX at saka OX. So, ibig sabihin, magkakaroon tayo rito ng isosceles triangle. We have two isosceles triangles, MXN and PXO, silang dalawa ay congruent. Ganun din ang MXP at saka NXO, silang dalawa rin ay congruent. So, ilagay natin yung measurement ng angle PMO. Angle PMO is equal to 52 degrees. Okay, so ang hinahanap natin angle MNP ang measure ng angle na ito. At ang measure ng angle MXN, we have MXN. So paano natin kukunin ang measure ng dalawang angles na iyon? So dahil ito ay 52 degrees, para mabuo yung 90 degrees na ito, so kailangan natin i-minus yung 52 sa 90 degrees, which is 38 degrees. Okay? So 38 degrees ang angle NMO. Next, dahil isosceles triangle ang MXN, ang base angles ng isosceles triangle ay congruent, kaya ito ay 38 degrees din. Okay? Next, ano naman yung nawawala? So para makuha natin ito, kailangan nating i-minus yung 38 plus 38 sa 180 degrees dahil ang sum of the interior of a triangle is 180 degrees. So, 38 plus 38 is equal to 76. At i-minus natin ito sa 180, this is equal to 104 degrees. So, ibig sabihin ito ay 104. So, angle MNP is equal to 38 degrees. And angle MXN is equal to 104 degrees. Okay? Next example number 2. BEAR is a rectangle. If angle ERA is equal to X plus 24 degrees, and angle RAB is equal to 2X minus 17 degrees, find the following. Letter A, the value of X. Letter B, angle BAR. And letter C, angle ATR. Ilagay muna natin na indicated measurement. So, ERA is X plus 24. ERA, this is X plus 24. Next, angle RAB is 2X minus 17. 2RAB, 2X minus 17. So, kung mapapansin natin, yung dalawang given na angles ay base angles ng isosceles triangle na triangle RTA. So, therefore, they are congruent. So, angle ERA is equal to angle RAB. Kaya i-equate lang natin yung dalawang algebraic expressions. So, sa angle ERA, substitute natin ang X plus 24 is equal to angle RAB is 2X minus 17. Then solve for X. So, X, 2X lipat dito sa kabila, minus 2X is equal to negative 17 minus 20 minus 24. Nilipat natin yung 24 sa kabila. So, negative X is equal to negative 17 minus 24 is equal to negative 41. Then, multiply both sides by negative 1. X is equal to 41. Okay? So, meron tayong value ng X which is 41. Anong hinahanap natin na angle? Angle BAR, BAR. So, ito yung 2X minus 17 na equal din sa X plus 24. So, angle BAR is equal to, pwedeng itong gamitin natin 2x minus 17 or x plus 24 kasi sila naman ay congruent. So, gamitin natin yung mas madali, x plus 24 is equal to 41 plus 24 is equal to 64.
65 degrees. Angle BAR is 65 degrees. And then, ano ang measure ng angle ATR? Ito yung vertex angle. So, ito ay 65 din itong isa. So, 65 plus 65 is equal to 130 degrees. Tapos, ang measure nitong angle na ito ay 50 degrees para maging 180 degrees yung kabuuan ng ating isosceles triangle. So, angle ATR is equal to 50 degrees.